Ang kailangan lang sa ano, sa pag-market, yung target na market, sino yun? Hanagay, hanapin mo yun. So, paano, pagdating sa egg, kasi pinakamasarap sa egg. Walang bawal kahit anong reliyon, kahit anong organisasyon, kumakain ng egg. Tingnan mo sa negosyo, sa labas, magkakatabi, Lasal, Jollibee, McDo, South King. Pero ang tanong doon, hindi sila na-treaten sa isa't isa. Kumbagaan na lang. Yan ang tamang mentalidad ng, ano, ng negosyante. Kung nag-iisip ka na yung kalawang buhay, ano yung iiwan mo dito? Alaala sa'yo. Goal mo is mabilis ang ROI. You go for egg production, table egg yan. Ang mabilis ang ROI, kahit brown, kahit white, walang problema yun. Mabilis ang ROI yung egg production. Bakit? Balik ng pera. Daily yun. Paso yung market ng sarap, hahanapin mo yung market. Wala naman mahirap sa market. Wala naman. Ang nahihirapan lang sa market, yung ang kanilang kaisipan ay nandoon sa bookies na kaisipan. Alam ba? Meron ka ganito, ang kanilang kaisipan, kailangan i-deliver mo yan. I-deliver mo, punta mo sa tindahan, sa ganito. Hindi. The best market na sarili mo, di ba? Lalo nga, nag-nauso yung online na delivery sa bahay. Matindi mo yung gawin. Mabilis sa market yan. Sa isang community, sa isang barangay, let's say meron 2,000. Ang kumakain din araw-araw, 1,000. Eh, ang manuhan mo, 10 piraso. Hindi ka makakasupply. Itlog yun, 3, 5, ganyan. Ang mga tao ngayon, tatanungin mo kahit sino, kung papuputain mo siya sa market o didelibiran mo siya, mas gugusto nila yung didelibir mo na lang. Why? Consuming time. Grabe yung oras na ilalaan mo sa market kung para sa i-deliver na lang sa'yo. Tapos pag-bit-bit-bit na lang. Ang kailangan lang sa ano, sa pag-market, yung target na market, sino yun? Hanagay, hanapin mo yun. Ma-identify. So, paano, pagdating sa egg, kasi pinakamasarap sa egg, walang bawal kahit anong reliyon, kahit anong organisasyon, kumakain ng egg. Alos araw-araw. Sigalang talaga ang kailangan. Kaya, sa amin, on our part, sabi nila, mahirap ibenta ang brown egg kasi hindi masyadong kilala sa market. Totoo yun. Diba? Hindi ko i-deliver yun. Pero mahirap talaga i-benta. Kung ang kaisipan mo, i-deliver mo lang. Bakit hindi mo i-house sauce yan? Kasi sinubukan namin yan. Diba? Nag-click kami. Ang problema lang namin, pinakapos kami sa layer ngayon. So ngayon, nag-focus lang kami sa breeding. We go for breeding. Kami magsusupply dun sa mga nangangailangan ng egg for the table or table eggs or production, di ba? So, talagang gumagana na si David. Yun yung ano, yun yung kailangan. Di ba? Kung gusto mabilis na ROI, you go for egg production. Kasi pag nag-breed ka, ang dami pang investment. Invest ka sa good quality breeder, incubator, mga gano'n, di ba? Dami. Mas ginusto namin yung for what reason, hindi kami mababaw yung kaalaman pagdating sa pag-breed. At alam namin yung dama namin gagawin. Pinakamalad. Okay, nagsusupply lang kami ng mga layer na para doon sa mga backyard, sa mga hobbies, di ba? Para doon sa malakihan. Katulad ng kumuha sa amin 1,000 layer. Di ba? Yung kumuha sa amin sa Alabat Island. Eh, di Alabat Island. Ano ba yun? Isa sa pinakamalayo. Sa Illinois? Bati ko. Hindi. Yung Quezon Province. Nakumuha sa atin 1,000. Peninsula, Bundok Peninsula. So, 1,000 yung pinikap pa nila. 1,000 pieces. Yan. So, sila yung nagpapa, ano yun. Kasi yung mga nakaharaping dasa namin dito, Masbate, Quezon Province, di ba? Torsogon, Albay, Norte. Katanduanis lang ang gusto ng katanduanis is i-deliver. So, sabi ko po, hanggang port-to-port lang tayo. I can supply and provide documents para may travel ng maayos ang mga manok namin. Pero hindi kayo magka-travel lang. Ito na ilan lang. Sa dagat. Oo. So, una, risky. Hindi risky. Wala doon sa risky kasi maayos ang nabuhay ng manok. Ang problema lang on my part, ako, sa pagkit ko, wala akong taong pwedeng pagkatiwalaan na mag-deliver na hindi ako. Kasi ang concept ko kung bakit ako mismo mag-deliver,
yung knowledge. Yung mga Q&A portion. Yung natin na nag-deliver ka. Pinakamahalaga yun sa akin. Mas mahalaga yun sa kikitain ko. Kasi pag ipasok ko yun sa kaisipan ng tao, so definitely, mag-uulit sila. Magbibigay sila ng mas malaki. Mas maganda yun sa akin. Hindi yung isa ka lang na bintahan. Pagkatapos nun, ayaw ko na sa'yo. Parang pangilang. Long-term partner. Yeah, yun ang pinakago. Para babalik sa'yo. Kumbaga po, sa'yo, ano man yun sa iba pa. Yeah, it's a channel nila. Word of mouth. Yun ang pinakamaganda dun. Kaya personal ako nagdi-deliver nito. Kanyari nun, kumuha ng 2,000 heads yung DA sa akin. So yung mga tao na nandoon ng mga recipient, habang nagdi-deliver ako, sineserve ko sa kanila, ito dapat pag-alaga niya, ito ganito. Kasi ako nanghihinayag dun sa pera ng gobyerno. Oh. Na binibigay sa tao, tapos kakatay lang yung mga manok. Maraming ganyan, yung mga ano, yung kahit yung minsan may naririnig ako na yung naririnig ako ng mga ano, yung mga dispersal. Farmers ayan. Mga farmers tapos bigyan sila. Ay, ito yung ano, yung galing ka dito tapos alas ka rin yun. Dapat paramihin na lang. Yung iba sa kanila, alas ano, wala ka rin. Yung kapag gano'n, yung may okasyon. Yung sasabihin, ay, may okasyon kasi. Kaya mahalaga sa akin yung pag-deliver na ako mismo. Kasi ang pinakamalaga sa akin, hindi lang yung dinilibre kong manok, kumita ko lang. Kundi yung potential na customer ko, just future. Diba? Kunyari, kuminto siya. Tapos isang araw, naalala niya ulit, maganda naman yung ano ko. Balikan nga natin siya. May mga gano'n. Mahalaga yun sa akin. Lalo na nasa livestock industry. Mahalaga yung relasyon. Hindi yung komisyon. Susunod na lang naman po ang commission. Sulit ano? Yeah, commission po susunod na lang. Kasi yung pera naman talagang kasunod na yan eh. Basta yung gusto mo yung passion mo yung isang bagay eh yung pera parang second na lang sa ano. Ang parang mas naging masaya ka pa ngayon kapag nakikita mo dumadami. Saka mas na-enjoy ko yung nakaka-produce ako ng katulad ko. Na passionate sa lifestyles. Kaysa makapag-produce ako na umpisa lang. Hindi na ito ba yan? Kagandaan niya kay Zero, no, di ba yung ibang negosyante? Ay, kumagiging kompetensya ko ito. Kaysa parang kahit lahat na lang ibibigay niya. Shortcut. Hindi kasi ang main thing kasi dyan, sir, yung legacy niyo. Opo. Kung nag-iisip ka ng ikalawang buhay, yeah. Ano yung iiwan mo dito? Alaala sa'yo. Kasi ang tulad kong edad ko ngayon, tulad mo buhay, diba? Sayo natin sa gusto, pauwi na tayo. At hindi mo kayang kontrolin yun. Hindi mo kayang patigilin. Diba? So, anong gusto mong maging na pag-alaala sa'yo? Kasama na ito lahat sa negosyo. Opo. Ayaw. Kaya yung mga pumunta rito, hindi lugi eh. May mga pagkakataong inaabot kami dito ng gabi. Sabi kasi mo, alas bako lang na lang yung ano, pinapatayo, kasi ikot. Alas ayaw umalis kasi, sige boss, kwento ko ma, tanong kayo. Sabihin ko. Isa rin yung masarap kapit-bahay. Siguro kung nandito lang ang araw, marami. Araw-araw nandito. Sarap kung tumambay-tambay dito. Oo, inaantay ko na. Patagal-tagal na natin. Wow. Wow, walang time. Kasi ito, nagpapagawa ng ano yun? Car wash. Tapos kami na ay binuksan ng mga shumayin dyan sa ano. Oo, nakita. Mga food cart lang. Tapos isang branch dyan sa ano, sa Prime. E dinedevelop pa naman yung ano. Kaya, payaman ng payaman ko eh. Kumaga parang ano, try it. Baka ma-develop natin yung barangay. Ayos yun. Dag. Pero Bobby, masarap rin balikan yung ano, yung mga ganito na ano. Yung minsan kapag sobra dun, pinag-uusapan, kung halimbawa, mahina yung business ngayon, di ba? Yung puro pero. Tapos, sa teka, wait muna, dito naman tayo sa ano. Yung parang relax lang. Tama. Yung stress mo na doon, medyo stress. Kasi parang doon ang bilis ng ano, 'di ba? Ng galawan ng ano.
Iba mundo na. Iba yung ano. Yung mahigpit yung competition. Tapos, pwede bang ano, relax lang. Diba yung parang ano. Yung kahit simtuhan lang, ano, yung last nga. Na-stress week ka. Inspire. Ano, pag-uwi namin ito, mag-inuman kami, tapos ano to, pag-control namin yung ano to, kung paano ba ipo-plano, i-device yung ano to. Yung tamang sistema. May sistema kami nakita namin kisa na nandun sa amin mali or hindi tama. So, adapt natin. Dito naman, open lahat. Saka ang pinakamasarap, kung totoo kang negosyan, huwag mong tingnan na competition yung, yung iba. Kasi basically, ako naniniwala kasi doon sa uniqueness. Kahit magkakapareho kayo, ito, sample lang. Bakit ka matitreaten? May sarili ka naman video. Tingnan mo sa negosyo, sa labas. Sa labas. Magkakatabi. Inasal, Jollibee, McDo, South King. Pero ang tanong doon, hindi sila natitreaten sa isa't isa. Yun ang tamang mentalidad ng, ano, ng negosyante. Yeah? Kasi ba, gusto inasal lang. Pritong manok. Hindi ka dapat matweet. Tapos mayroong time na yung customer gusto ng ganito, ganito yung kainin. Hindi yun. Medyo nananawa din. Nananawa din siya. Tapos ba, pagka tinabihan ka, diba, ito, may layer ka. 500 yung layer mo. Tapos sa kapitbahay mo, kumuha din ng 500. Ang bigger ito. Sana dati ni itlog ito. Ang tanong doon, ilan ba ang tao sa community nyo? Ilibo-libo yung tao, man. Isang libo lang yun. Hindi mo kayang itita lahat. Halos araw-araw kumakain ng itlog. Kami lang sa bahay, mahina buhay ko pag hindi ako nakakain ng dalawa at tatlong itlog sa umaga. Diba? Kaya ito, everyday, nakalaga yan. Iba pa yung nakaprito. Umaga yan. Nahanap ko yan sa asawa ko. Pag hindi yung naglaga ng itlog, ayun, may itlog tayo dyan eh. Diba? Meron tayong sariling paitlugan, hindi ka makamag ano, di ba? So, lagi yan, every morning, nilagang manok, ay nilagang manok, nilagang itlog. Ang matindi nun, sir, pagdating ko dito sa farm, di ba? Wala kami mga pera. Naubusan ako lagi. Di ba? Ulam namin, manok. Andobong manok, sinulang manok, nilagawan ako. Tapos, itong isa kong kasama dito, nag-post sa Facebook, yung itsura ng manok na kumaaraw-araw, yung tinutubuhan na naman. Tawanan kami. Kasi kami yun eh. Actually, dito kapag ano, di ba, manok yung alaga mo, tapos manok yung ulam, kahit kung araw-araw talaga mananaw. Kami hindi eh. Araw-araw. Sila pa. Ibang-ibang luto. Ibang-ibang luto. Everyday, may supply silang egg dito. Ano sa nila? Ayos siya. Walang problema. Talagang sa gana, ano. Kasi sabi ko sa kanila, nag-umpisa. Nag-umpisa kami, ano eh. Wala pa nung araw, di ba, nung mag-umpisa kami dito. Eh, ngayon mayroon na. Sabi sa kanila, sige, hindi tayo. Birthday nila. O, gusto mong doon kayo sa bahay? Dadala lang kita ng ano. Nalulutuin mo. O, dito. Ang ginagawa nung ito dalawa, kinakapunta lang mga loved ones na dito na nag-umpisa. At isa. Namimili sila mag-inasal ng manok. Mag-inutaan ng manok. Dito mo, ayos na dito. Libre yun sa kanila. Kasi privilege naman nila yun. Sa partner ko dito. Nagulat nga sila, may mga pumunta rito na meron ng mga tawan sa farm. Yung kanina mga tawan, 6,000. Nakamataas na 8,000. Eh, nagulat sila sa rin. Ano ba? Higay mo dito sa mga partner dito. 12,000 ang isa. Laki naman. Social, oh. Minimum lang sa vehicle, 3,600. Dahil 12,000 isa, oh. 24,000 yung dalawang yun, eh. Maliba dun sa weekly nilang budget dito. Oo. Yeah. Sabi, ang laki naman. Sabi ko, ikaw kaya tumabaho dyan? Subukan mo, kaya mo yung 12,000 yun, di ba? Hindi ko kakayanin yung pagod na kanilang ginagawa, yung puyat dyan. Lalo na pag meron kaming mga bagong dating na mga sisyo. Talagang nakaalala yung dalawang yan. Sila yung nagpupuyat dyan, sila lahat. Kung meron mortality, sila yun. Pag meron namatay agad, sasabihin nila sa akin, case to case, na wala ako dito. At ang pinakamasarap dito, sir, sa kanila, pagkatiwala ako ng toto, kahit wala ako, buhay ang farm na to, dahil sa kanila. So, bakit po nilimitahan yun? Yan din ang maganda, sir, na dapat. So, nag-ano din po sa partner mo, I mean, sa trabaho, sa
I mean, itong kumaga po, they didn't send the mamang problema na kumaga po, mag-ibong marauta. So, tama nga niyang pigkata. Pag di man po baga tama ang pigkata mo, pasahod mo, duman na nag-iisip ng ibang sa imong katiwala. Duman na din po na, tsaka sa mga malo po, mga benefits, mahala mo yun sa akin. Kaya yun. Wala pa kami isang taon, yung isa yun ang pinakauna ko, tagal na yun sa amin. Ito, skills kasi, hinuha ko, pinauwi ko galing ng Maynila. So yung mga bonuses nila, kumbaga may kaalaman na talaga sila. Mahalaga yun. Pag di December, eh ngayon, sabi ko sa kanya, 1 year na sa akin. Sa December, 13 month pay na makukuha nyo, hindi na bonus. So ang 13 month pay, that is equal to 1 month. Sabi ko, next year, 15,000 na kami. Patagdag ng patagdag. Next year yun. Tapos may level up. Bakit? May babuyan na tayo. Talaga na. Baka dito na kami mag-vlog kay Sir Aldrin. Oo naman. Ayun.